sini. So, ito yung ibibigay natin sa pamilya na nangangailangan ng tulong. Nandito ako ngayon sa Marikina chapter. Kasama natin yung mga opisyalis ni Director Rene. Si Director Rene. So, inihanda na namin. Ito, apat na karton ito ng mga dilata. May mga noodles. Kompleto ito, asukal, kape. Tapos may isang kabang bigas. Isang kabang bigas. Tapos may isang tray na itlog. Kasi nabalitaan natin na itong pamilyang ito ay nagugutom na. So nag-response yung Marikina chapter. Kaya sasamahan natin sila para ibigay ito sa pamilya. Tignan mo yung ano, ito hinahangaan natin sa mga kasamahan natin sa media task force, ha? Ang kanilang pamumuhay ay simple lang, pero yung puso napakayaman pagdating sa pagtulong. Tignan mo yung kanilang tahanan ni officers. Si kapatid na Jose, tignan mo, ha? Ito yung tahanan nila. So may ano silang munting gulayan, tapos ang kanyang may bahay. Tapos, meron siyang makina. Makina, tignan mo. So, ito yung pinakamunting tahanan nila. Tapos, yan yung pinaka sa likod yan, yung kwarto. So, napakasimple lang ng buhay, pero napakayaman ng puso pagdating sa pagtulong. May munting silang rep. Tapos, tignan nyo yung bubong. Diba? Yan ang bubong ni, ano, ni ating officer dito sa Marikina chapter. Simple lang yung ano, simple lang kanilang tahanan. Pero mayaman pagdating sa puso, pagdating sa pagtulong. Ito yung kanilang ano, rep. So may munti silang tindahan dito, tinapayan. Tapos gulayan. Simpleng buhay lang, simpleng mamamayan, pero mayaman ang puso pagdating sa pagtulong. Yan si ano, si brother. Brother, bakit tumutulong ka? Hindi ka naman katulad ng mga, alam mo na, nakatira sa isang mga subdivision. Kaya ikaw, simple lang. Pero bakit ginagawa mo ang pagtulong sa mga kababayan natin? Anong dahilan? Iyan na lang ang parang pinakang passion ko, yung tumulong sa kapwa, na lalo na yung mga talagang higit na nangangailangan. Lalo na sa mga kagaya natin na wala talaga, walang ano eh. Ano nararamdaman mo kapag may mga tao kang natutulungan? Siyempre masaya.